Ayan, at ito naman yung aming munting tindahan. Madam, kaway-kaway. Ayan. Dito mga idol ay pinaplano namin na kung sakasakali man ano, na medyo may pang ano tayo, may pang gastos. Ayan. Magkakaroon kami dito ng feeding program. Ayun, good day mga idol. Ngayon ay magpapakain ako ng aming mga alagang pabo. Ayan, ito. Bibigyan natin ng feeds. Ito yung aming one and a half month old mga idol, no? Ayan. Tatlong piraso. At ito naman yung kanilang tatay. Ayan, itong tatlo. Bigyan natin ng pagkain. Ayan. Kung mapansin nyo mga idol ay parang ayan, nagtataka sila dahil ito ay mga bagong bitaw. Ayan, kaya kung tutuusin, hindi pa sila sanay sa lapag. Ngayon punta naman tayo doon sa alaga naming rabbit. Ayan, ano? Gutom, gutom na kayo, gutom? Ayan. Ito yung pinakamama. Ayan. Ito yung mga anak niya, mga idol. Ito, kukunan naman natin ng Madre de Agua. Ayan. Ito, meron tayo dyan sa taas. Gagamitan na natin ng hagdan. Ito. At kukuha tayo ng dahon. Na yun yung ibibigay natin sa ating mga alagang rabbit. Ito maganda mga idol, no? Kapag may talim tayo sa ating bakuran ng ganito, talagang makakatipid tayo ng pagkain. Yan, kung mapansin ninyo, mga idol, no? Nilalanggam, ibig sabihin, talagang makikita mo na talagang matamis ang halaman na ito. Yan mga idol, no? Ayaw, nakikita ba sa video? Yan. Nakagat ako. Ito. Siyempre, kailangan mo natin tumupagpagan para lang sa ganon ay hindi naman makagat yung ating alaga, mga alagang rabbit. At minsan, ginagawa namin dito mga idol, kapag talagang madumi, kailangan natin hugasan. Yan. Ayan, ito na siya mga idol, no? Bigyan natin sa mga alaga. Ayan. Yun, ang maganda dito mga idol, no, sa pabo kapag nag-aalaga tayo nito, kahit kaunting feeds lang yung ating binibigay sa kanya, ayan, kung mapansin niyo, masigla, mataba at malulusog yung ating mga alagang pabo. Dahil dito mga idol ay mahilig to sa damo. Ayan. Nanay nila, nanay nung tatlo na maliliit, ayun, no.
Ayan. Hindi niya alam kung saan siya papasok, kaya tulungan natin siya kung saan. Ayan, lalabas natin sa mga idol. Bit-bit ko yung natirang pagkain. Hindi niya alam kung saan siya papasok. Ito mga idol, nakapasok na din siya. Ayan. Ito yung babae mga idol. Ayan. Ayan yung pinaka-nanay. Ito naman ang mga lalaki. Ayan. Ito mga idol, kapag talagang nasa mature na siya o nasa isang taon mahigit, ayan, umaabot ng 6 hanggang 7 kilo ang lalaki. Ang babae naman na pabo ay estimated ay 3 hanggang 4 na kilo. Ayan. Ayan. Isipin mo mga idol, kung mayroon kang alaga sa bakuran mo nito, ayan yung mga simpleng handaan, ayan, o pang-ulam, makakalibre ka ng mga idol dahil, ayun nga, gagastos ka din sa patuka, pero hindi naman ganun kalaki dahil halos madalas kinakain nila mga damo na nasa paligid lang natin. Ayan, ito naman yung aming mga alagang manok. Ayan, kaya lang mga layas, mga idol, no? Layas, halos hindi na halos umuwi dito. Ayan, uuwi lang kung, ayan, pag gustong kumain. Pero madalas sa layasan sila. Yan, at ito naman ang aming baby. Nanonood ng... Anong paborito mong panoodin ng baby? Ha? Yan. Nag-YouTube siya mga idol. Kaya, yan, dyan siya natututo ng pag-acting. At ito naman yung aming alagang pusa. Yan. Ming-ming. Buntis to mga idol. Ayan, nagulat pa siya. Oh. Yan, buntis. Malakihan siya. Ning-ming-ming. Ayan, at ito naman yung aming munting tindahan. Madam, kaway-kaway. Yan. Dito mga idol ay pinaplano namin na kung sakasakali man ano, na medyo may pang ano tayo, may pang gastos, ayan, magkakaroon kami dito ng feeding program. Ayan. Dahil dito mga idol ay talagang bagsakan ng mga estudyante dito, dahil napapansin namin yung iba na mga kapatid nating katutubo na pupasok sa elementary ay minsan talagang may pupasok lang na pisong baon. At yung iba walang almusal. Ayan. Bali yun lang mga idol, yun yung high school. Ayan, di kalayuan dito sa aming bahay. At pagdating naman dito sa kabila, ayun, doon naman yung elementary. Ayan, yung may waiting shed. Kaya, ayun o, no, napakaswerte kasi isipin nyo mga idol, ito yung bahay namin. Ayan. Ito naman yung high school. Ayan. Ayan, ito. Dito lang po yung high school, kaya napakalaking alwan talaga kasi pagising mo sa umaga, tanaw mo na yung school mo. Ayan. Pa-uwi na ako.
At ito naman yung kaagapay ko sa hanap buhay. Ayan. Ang aking mga kabayo. Yun naman yung aming alagang aso na nagbabantay nung hollow block. Kasi baka daw may kumuha. Ayan. Antok yan. Napuyat yan kagabi sa bantay mga idol, no? Ayan, makikita natin, no? Yan! Aba, antok pa ikaw. Bantayan mo yun, ha? Baka ikaw yung makuha. Ayan. Mukhang binabantayan niya yata yung sarili niya mga idol, no? Kaya napupuyat.